social, no, in gender, over population poverty. Na syempre natatag doon, gender, overpopulation, poverty, sa aking, pagtatanong sa aking sarili, bakit sa paglalahal, parang kailangan talaga ang pagkukontrol ng pagbubuntis para lumiit ang populasyon. Paano ba yon? Kasi naisip ko, ilang libo na ba ang namamatay dahil sa natural calamities? No? Yung mga statistics, mga official statistics yan, kung minsan, may nakapaloob din na panlilin lang. Bakit kamo? Kasi may mga ini-emphasize sila ng mga statistics. Remember, noong 2008, ang AH1N1 virus, influenza, katakot-takot na pananakot ang ginawa nun. Pero sa likod noon, eh gumagawa nun pala ng vaccine ang Amerika. Ha? So may issue doon na parang tatarantahin tayo para sa ganun kumita ang kanilang negosyo. So isang importanteng tanong sa RH Bill, sino ba ang kikita sa RH Bill? Babaha dito ang contraception, yung mga contraceptive materials, libre na ipamiligay sa mga tao, lalo na sa mga babae. Saan manggagaling ang pondo niyan? Di ba sa tax natin? Sigurado ba na ang papasok ng mga contraceptives dito sa atin ay safe sa kalusugan natin? Lalo na sa mga kababaihan. So yun ay dapat na itanong natin. May panlinin lang ba dito? Ano talaga ang issue dito? Sino talaga ang kikita dito? No? Secondly, yung punto sa yung pa rin, yung sa machismo, bakit nga bang mga lalaki parang hindi naman ako control? Para bang tama lang na sige lang sila ng sige, ang babae ang makikisama, masyadong mag-a-adjust, no? Okay, asan ang self-awareness ng babae rin, no? At ang lalaki, nasaan din ang kanyang tamang pagtingin sa kanyang pagkatao? Siya ba ay talagang ayoko na maka-offend, no? Pero talagang pag gusto niya, hindi na siya mapipigil. Pati nga, lalo na mga lasing, ha? Nire-rape pa ang sariling asawa. Ganyan ba ang tao? No? Kung tayo naniniwala sa ating dignidad, pag-isip din ang mga kalalakihan. At ang mga babae, kailangan marunong din tayo magsabi, ayoko niya, hindi ko gusto yan. Ayoko ngayon. Ha? O dapat, meron ka din pagtingin sa iyong sarili na hindi ka pang kama lang, hindi pang kusina lang. Ha? Tagaluto, tagalaba, at taga pangausan. Hindi pwedeng ganon. Ha? Kailangan malinaw din sa mga babae ang kanilang sariling dignidad bilang tao. Ngayon, yung depletion of resources, yung poverty and depletion of our natural resources, magkaugnay yun. Bakit mahirap ang mga Pilipino? Kasi inubos na ng mga malalaking korporasyon ang ating natural resources. At ang natira na lang sa atin ngayon ay mga baha. Wala na tayong pananggalang sa mga baha at mga natural calamities. Naubos ang ating biodiversity, ginagawang gamot ng malalaking korporasyon, ibinibenta ulit sa atin ng mahal. At ganyan din ang gagawin nila sa mga contraceptives, no? Ipagbibili sa ating gobyerno ng mahal. Hindi naman tayo sigurado kung mabilisahan na. Okay? Ngayon, yung sa moral aspect, yung kay Sir Dave naman. So, meron siyang pinresent na isang alternative from an ethics of obedience to an ethics of responsibility. So, hindi lamang dahil tayo katoliko ay magiging bulag din tayo tagasunod. Kailangan, tingnan din natin ito, nasaan yung mga blind spots. Baka nga hindi nakikita ng simbahan na antiquated na ang kanyang sense o yung kanyang morality. No? Eh kung galing pa kay St. Augustine yan, 5th century, 480 yun. No? Eh medyo malabo yun. Meron din tayong bagong spirituality ngayon na mas bukas. Itinatawag natin creation spirituality na hindi based sa pagiging
sinful ng tao, kundi sa pagiging blessed ng isang tao. Medyo pag-aralan na din yan, nandiyon yan sa internet, no? Para nakikita rin natin na totoo nga, ang Diyos ay mapagmahal. Hindi lang siya tagabawal, bawal doon, kundi mapagmahal siya. Gusto niya na maramdaman natin na mahal niya tayo at ang ating dignidad ay nagmula sa kanyang pagmamahal. Ang basis ng CPCP document na sinasabing moral corruption natin, no? Ang masama doon, siguro ang negatibo ay ang pagiging absolute or rigid regardless of the circumstance. Dapat ay maging bukas na rin ang simbahan na huwag naman sabihin basta ganito, ganito na lang. Kailangan din na tingnan ang circumstance. Bakit nangyari yun? Lalo na sa rape, no? Eh paano kung ang pagtingin pa ng babae na na-rape, siya pa ang may kasalanan dahil na-rape siya? Ba naman, masyado naman yata ang manipulasyon ng ating utak yun. Papayag pa kayo sa ganon? No? Yung historical notes ng morality, sabi, ang basis ng ating morality ay dapat, ito ay moderno na. The act itself, the intention, and the circumstance ay positive mula kay Sir Dave, no? So, meron pa akong note dito, permissible and indeed necessary to preserve and foster the value and sacredness of marriage. So, ayaw natin na masira ang pagtingin natin at pagpapahalaga sa pamilya, sa pag-aasawa, sa inyong relasyon, sa relasyon ng mag-asawa. Kaya, kailangan talaga ay informed ang ating conscience. Maging responsible, creative responsibility, no? Kaysa sa ethics of obedience lamang. Yung mga questions ng mga estudyante, magagaling. Nag-iisip talaga naman. So, ibig sabihin, tag-interesado kayo sa issue nito. Kung ang RH bill ay mapapasa, anong magiging implikasyon nga nito sa atin? Yun nga, magiging legal ito at ang pera natin ay magagastos sa mga bagay na hindi naman din tayo sigurado na magiging safe nga at mabisa talaga, no? Kala natin pag contraceptive ba ay pare-pareho ang quality, tingnan natin, baka mamaya ay mas makasira pa sa ating katawan. Okay? So yun, tingin ko, ang pinaka-importante yung question ngayon, nasaan ang pangilinlang? Baka meron, no? At yun ang hahanapin natin. Patuloy tayo maghahanap bilang mga nag-aaral. Mga mag-aaral. Habang buhay tayo mag-aaral kasi ang dami-daming issue nakapaligid sa atin. Okay? Maraming salamat po.